So ito na naman po guys ang panibago nating video. Ipapakita ko sa inyo kung ano po ba ang mga dapat dalhin sa barko, lalong lalo na sa mga first timer. Kasi ako rin dati, bago ako sumampa sa barko, yung sa unang sakay ko is nag-research din ako sa Facebook, sa YouTube, kung ano-ano po ba ang mga dadalhin sa barko. At syempre, meron na ding binigay na tips yung kapatid ko kung ano po ba ang mga kailangang dalhin. So, binili ko na lang din yun. Din, para naman po sa mga walang kamag-anak na seaman, yung kayo-kayo lang walang nabibigay ng tips, para to sa inyo. So, ito po guys, hindi ko naman sure kung kumpleto itong dinadala ko. Siguro may kulang pa, pero I think yung mga kailangan ko is ito na. So, for this video guys, ipapakita ko lahat-lahat kung ano yung mga dinadala ko sa barko. So, ang una nating dalhin is ito. Ang short, ito yung mga short ko. Kasi ayaw kong lagi ako naglalaba, so... Pero actually, sobra talaga to. Di ko na malay na marami palang shorts. Mga ilang piraso to. 1, 2, 3. Pero may panglakad pala to na halo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nasa 12 na short, meron ata mga apat na panglakad. Yung pang casual. Tapos ito naman guys, yung damit na pang pang tawag nito. Panglakad natin is ito. 1. Eh, hindi. Para to sa pag nasa chrome sila nakatambay. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayan. 9 po yan, guys. Pero dahil, guys, mahilig ako sa mga plain white t-shirt. So, ito na siya. Kulang na to eh. Nawala yung isang t-shirt. Ewan po kung saan. Ayan. Ito pala. Labahin siya. Nasa sahig. Oh, may labahin ba dyan? So, ito. For the working clothes naman po, guys, ito ata yung kulang. Pero, pwede ko itong kunan. Siguro ito, mga jersey or itong luma. Lumang puti. So, sa pang working clothes ko naman, ito po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 piraso. So, okay na rin po siya, guys. 8 pieces na pang trabaho. Kasi minsan... in a week, naglalaba ako twice or thrice. Oh, pero oo nga pala, araw-araw pala ako naglalaba kasi yung cover all namin isa lang. Yung pang trabaho talaga. Ito yung pang inner. Oo, pang ano nyo po sa loob, pang looban nyo po. So, nasa 8 siya lahat. So, sakto lang to. Kasi minsan magagamit ko sa isang araw is dalawa. Siyempre, basang-basa tayo sa pawis, so kailangan natin ito. And then, ang next natin is, syempre, kailangan natin ng underwear. Oo, yan po kadami. Sobra din yan. Hindi ko rin namalay na maraming nadala ko. And then, ito naman, bumili ako kasi dati nga, yung kasama ko dati sa barko, meron siyang ganito. Eh, napakaganda naman kasi tabo na tabon lahat ang mo, yung sa leeg mo, sa mukha mo. Matatabunan siya. So, ito, tapos doblehan mo ng safety helmet. So ayan naman siya. So ito rin pang lakad din to, polo. Actually pang alis ko sana yan, kaso naging simple lang akong paalis. Naka plain white t-shirt lang ako, tapos naka white jacket. So ang sunod naman is itong hanger, wala to guys. Ano yan, sa boarding house lang yan. Pero dinala ko pa rin kasi ito nga yung kailangan ko. Pero kasya pa naman yung hanger, so dinala ko kasi sa akin yan eh. Bili ko yan galing Cebu. And then, ang next naman is ito. Siyempre guys, huwag niyong kalimutan ito. Panangan niyo sa sakit ng katawan. Lalo na pag medyo... Basta, anong term nun sa Karug, di ko alam. Yung panuhod sa amin eh. Panuhod sa Bisaya. So, ayan po. Yung Efficacen, tsaka itong Omega. Dinala ko dalawa. Kasi ang sabi ng tita ko, huwag daw yung Omega kasi di daw masyadong effective. Mas maganda daw to. Pero... Nag-go pa rin ako dito kasi nagamit ko na rin siya. Na-try ko na. At syempre naman, dito naman sa medyas guys. Ito, may long socks ako.
Pero isa lang to, hindi ko alam kung kulang yan. Pero sa tingin ko, kulang talaga. And then, ito naman sa pang working na, ano, working socks ko. Ah, ito, working socks din naman to. Mm-hmm. Pero ito yung kadalasan ginagamit ko dati kasi sa mainit naman kami na lugar nagbiyahe. So, itong working socks ko, guys, is dapat damihan natin kasi alam mo naman, yung sa mga 9 months na contract dyan, so ito, kulang-kulang to pag tatlo lang binili, no? Nako, baka 6 months pa lang, butas-butas na yan. Pero depende yan sa pag-manage niyo. So, ayan po, ang dala kong medyas is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pairs, tapos meron pa akong isa doon na ginamit nandun sa sapatos ko. 7 pairs po siya na medyas. Oo. Tapos ito naman po, guys, yung mga face towel natin. Minsan kasi, guys, pag nagtrabaho tayo, ipawis-pawis na tayo. E pagdating natin doon sa changing room, kailangan natin ng face towel para magbunas. Kasi nga, pawis na pawis tayo sa labas. So, ayan po. 1, 2, 3, 4, 5. Nasa 5 piraso. Pero, optional nyo na to, guys. Kasi pwede naman isa lang ang dalhin nyo, tapos labhan nyo kadagabi. O dalawa. Oo. Tapos, ito naman po, guys. Ito naman po, ito po yung ginagamit kong parang headband. Kasi nga guys, mapawising na ako sa ulo. Ang ginawa ko para di mapawisan ang mukha ko, ito. Nilagay ko sa mukha ko. So, ganito po siya. Papakita ko sa inyo. Ayan po siya guys, ganito po siya ilagay. Kasi nga, pag wala akong ganito, grabing tulo yung pawis dito. Pero at least, pag meron nito, is meron siyang stopper. So, ito mababasa to ng buong-buo ito mabasa dahil sa pawis. Kasi yung pawis dito sa ulo, diretso dito. Kasi nga, minsan yung sa helmet is mainit. So, kailangan natin ng ganito. Pero optional na rin ito. Kasi meron namang iba na mamanage sila yung pawis. Pero ito yung, parang stopper ng pawis. Hanggang dito lang siya. Dito, di na siya tutulog dito. Pero pag basang-basa, pwede mo na pigaan na naman. Tapos balik mo ulit. Ayan na, nagsusugat na yung lips ko sa sobrang lamig. Negative 12 dito sa Korea. Oo. And then, ang next natin is ito. Alright, so ang next natin dito is itong mga maskara. Oo guys, meron akong kakilala dati guys. Bakit dati? Hanggang ngayon, kilala ko pa rin siya. Meron akong kilala na hindi siya nakapagdala nito kasi hindi niya alam. So, pag hindi kayo nakadala, accidentally hindi kayo nakadala kasi hindi nyo alam, pwede naman yung damit, gawin yung maskara. Pero ito talaga guys, kasi ang ibang barko walang issue na ganito. Ang iba naman meron. Pero much better na magdala kayo para sigurado. So, ito po siya guys. Nabili ko lang po siya ng 35 pesos each, 32 ata. 32 pesos each sa Cebu, sa 138. So, marami naman to sa Manila, guys, sa Divisoria. 35 din. 35 ata yun. Tapos, ito naman yung mga sleeves. Dito, arm sleeves. Nagdala ako nito kasi nga, pag nangatok minsan, pumapasok yung mga kalawang dito sa loob ng coverall. So, nagdala ako nito. Ito. So, ang mascara ko pala, guys, is dinamihan ko na siya. I think nasa 10 itong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nasa 8 piraso din pala. At syempre guys, ito. Hindi, joke lang. Binibili ko lang to kasi parang gusto ko lang siyang dalhin sa biyahe. So, ayan nga. Nadala ko yan. Ang red ribbon. Tapos, ang next naman guys is ito. Ito, nagdala ako dito ng mga V8 condenser tsaka V8 sound card. Ano to? Mic condenser ata itong tawag nito. Nagdala ako nito kasi pag walang akong magawa sa kabina, lalo na pag di ako makatulog. So, ito yung mga ibangan ko. Nag-ano ako. Pwede ka mag-video kay dito sa kwarto mo. Tapos, download ka lang ng mga video kay na, ano, videos. So, sasalpak mo lang sa laptop mo, sa cellphone mo. Tapos, kanta-kanta ka, naka-headset ka. Pwede rin naka-speaker, parang nag-ano talaga kayo, nagkakantahan, malakas, pag may speaker. Pero pag wala naman, is naka-headset ka, parang ikaw lang nakakarinig. So at least maaliw mo yung sarili mo.
Mas maganda kasi pag ginamit mo to kasi nagma-magic yung voice mo. Oo. Lalo na pag di ka masyadong magandang ano, di ka masyadong maganda kumanta. Mm-hmm. So ayan po guys, sa mga electronics, meron pa rin po doon. Mm-hmm. Ayan, sobrang kalat kasi nga ina-arrange ko yung mga gamit ko. And next guys, is meron din ako nito, projector. Nabili ko lang to sa halagang 1,200. Pwede dito ang ano, manood ka ng movie, ganyan. Mm-hmm. So malakas po to guys. I mean, maganda po to kasi sa kabina po, pag wala ka talaga magawa. So ito na. Ito na yung anuhin mo. Meron din siyang lagayan ng ano dito sa tripod. Tapos ganun lang, panood ka na diyan. Ano to, naka-plug in. So nasa 1,200 to siya. Tapos ito namang heater guys, dinala ko na lang. Hindi ko na sana siya dalhin kasi di naman ako mahilig magkape. Pero dinala ko na lang siya kasi sayang naman pag itapon lang. Tapos flashlight, may dala akong flashlight. Kasi dati wala kami yung flashlight. Ano, limited lang yung flashlight. At ito naman guys, fisherman's friend. Alam niyo ba guys, dati guys, nakikita ko to dun sa grocery store. Ang iniisip ko talaga is para talaga siya pang ano talaga, pang pangisda. Kasi nandito nga, fisherman friend. So nung nakita ko to sa kasamahan kong barko, nakatikim din ako nito. Bumili na rin ako kasi mas maganda siya kaysa dun sa isa. Alam niyo naman siguro yung isa, yung pagagamot ng sore throat. Pero ito mas maganda, maganda rin to pang ano, pag nihilo ka ito. Tapos ang dental floss guys, yan. Dental floss ito. Maganda rin to pag ano guys, pag yung nagda-dry yung lips mo tapos lagyan mo ng ganito. Ako na bumili na rin ako ng sariling eye mo kasi minsan namumula yung mata natin. So lalagyan natin ito. Oo. So punta na tayo sa mga ano guys, sa mga sabon, kung magdala pa ba ng sabon. Actually guys, sa barko merong issue na sabon. Pero nakadepende sa company kung anong po bang sabon ang ipamimigay. So, kadalasan naman guys, is common is yung Lux tsaka yung Dove. Pero meron pa isa, ano yung isa? B-Max, ano yun? Yung kulay pula, may kulay pula siya. Basta mabango rin yun. Yun lang ata yung nakita ko dun sa ano, sa barko namin. So ngayon guys, nagdala ko ng sariling sabon kasi minsan nangangati ako. Nagdala ako sa akin. So ito po yun guys. Ayan. So ito po yun guys, yung sabon. Nagdala ko ng sariling sabon. Ito po yung sabon. Tapos yung toothpaste ko, nasa ano ata ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O mga siyam nga kasi 9 months tayo. Pero pag kayo nagdala guys, much better na dagdagan nyo. Ito pa pala ng 10. Oo. 10. Parang 11 ata to eh. Kasi minsan nga magsushort tayo sa ano, sa toothpaste. So ayan po yan guys. So ito naman guys, dinala ko siya kasi na doon sa Maynila, sobra ko siya. Pero dinala ko pa rin kasi pwede naman itong gamitin sa barko. Kasi minsan nga mabaho yung ano. I mean, hindi naman siya mabaho. Walang kaamoy-amoy yung sabon sa barko. So, dinala ko na rin siya. Ayan. Tapos ito naman, shaver guys. Magdala ko yun ng shaver. Hindi naman sa... hindi nyo ito kailangan sa barko. Kailangan na kailangan nyo to. Pero nakadepende sa inyo. Kasi ako... Hindi ako satisfied minsan doon sa shaver na ano, yung electric. So ginagamit ko to kasi nga guys, ano siya, makating siya dito. Ito tinatanggal ko to eh. So ayan po, so ang next natin is yung ito guys, cotton buds. Ako guys, mas gusto ko yung cotton buds na pambata. Saan yun? Ito. Mang yung maliliit. Ay, hindi. Ito. Saan ba yun? Ay, ito ata yun. Ito yung maliit. Kasi nga guys, pag itong malaki, ano, parang hindi akong comfortable dito sa malalaki na cotton buds. Mas maganda to sa pambata. Kasi nga malinis mo siya, di mo mapasok lahat ng dun sa loob. Pag itong malaki, mas mapasok siya. Pero bumili pa rin ako nito kasi nga
minsan pag itong maliit, madaling mabasa. So pag galing kaligo, wala, basa na siya. So ito yung una, tapos sinusundan ko itong maliit. So ayan po yung cotton buds ko, tatlo. I think kasha to, kasi naman di naman tayo araw-araw magano eh, maglilinis ng tenga. Nasa 200 sticks ata to, 200 tips. So ayan naman ito guys, dinadala ko lang to for travel. So dinadala ko to. Pero di naman to kailangan talaga sa barko. Pang travel ng pang labas-labas. So ayan po. Ito naman po yung shaver ko. Pwede rin to sa buhok. Meron tong ano, isa salpak dito. Andon sa loob. So ang next natin is itong shampoo. Ang shampoo na dinala ko is dalawa. Ay hindi. Tatlo. Ito tatlo. Tatlo siya. May pumping head and shoulders. Panty lang ako ng head and shoulders. Pero nung na-discover ko itong panty, is ito na rin ang ginagamit ko. Na-discover ko to na maganda pala siya sa buhok nung nag-training ako sa Cebu. Tapos yung kasama ko, binigyan ako ng shampoo kasi nga, di ako nakadala. Bumili kami sa labas, tapos sabi niya, meron akong shampoo dun, bigyan kita. Kaya binigyan na ako. Ito yung mga ano natin, pang kilikili. Kilikili, mga facial care, ito po, facial care, saan po yan? Ito po yung facial care ko, tapos ito yung pang ano, para sa sakit-sakitan ng katawan, before rub. Tapos ito naman guys, dati guys, sinahalo ko to sa alcohol ko, pero okay na din. Tapos ito guys, familiar na ako. Actually guys, nung bata pa ako, ito talaga ang lagi ko naamoy sa lolo at lola ko. Bitkit. Na-amaze lang ako nung nakita ko siya kaya binili ko siya kasi maganda rin ang amoy ng bitkit. Ito. Meron yung ito. Oo. Tapos, ano pa? Yung pabango, dinala ko kasi di naman talaga ako mahilig yung pabango pero ginagamit ko rin siya paminsan-minsan po yung pag-duty sa bridge. So, ang next is ito, pang kilikili. At syempre guys, huwag niyong kalimutan magdala ng sarili niyong alcohol. Oo. Ito, pulbo. Kasi minsan guys, yung higaan ko, nilalagyan ko ng pulbo o yung likod ko. So, nagdala ako. Ito, dental floss din. Saka, yung may ano siya, may sticks. Meron din ako yung walang sticks. Sabon. Oo, sobra ko yan doon sa Maynila. Kaya dinala ako. Ito, sabon. Ito naman, no strips. Hindi naman to talaga kailangan, pero dinala ko na rin siya kasi may sobra din. Cotton buds. Marami akong dalang cotton buds. Lotion! Oo guys, I think ito kasya na to sa akin sa isang taon. Maano lang ako. Matipid ako sa lotion. Di ako masyadong magaso sa lotion. Kasi nga, nilalagay ko lang siya pag naka-duty or bago matulog, ganyan. Or, basta paminsan-minsan lang ako gumagamit ng lotion pag feel ko na parang gusto ko mag-lotion. Ayan po guys. Ito naman yung para sa koko. Yung kulay pink pang paano. Pang palambot ng koko. So ito po siya. Alcohol. Pulbo. Bumili talaga ako ng malaki. Ito, sobra ko dito sa Manila. Dinala ko na lang din. Ito, pang kilikili. Pero minsan guys, alam nyo ba na dati sinabihan ako ng kasama ko na wag na maglagay sa kilikili dong kasi di naman babaho ang kilikili natin dito. Kaya nitry ko dati, hindi naman siya bumabaho, pero minsan talaga bumabaho. Kaya nagdala na rin ako nito, for in case lang. Kasi baka naman stricto yung natin, kailangan na sa ganyan. So ito naman guys, bumili ako ng Tide na bar. Alam niyo kung bakit? Ito yung panglaba ko ng brief. Kasi dati wala akong panglaba ng mga maliliit. So ito, dala ko siya. Titipirin ko to, pero I think kulang to. Pero meron namang sabon sa bako eh. Pwede na yun. Tapos mag. Ito, mag. Tapos ito. Oo. Alam niyo naman kung anong purpose nyo. So, ayan lang naman ata guys. Tapos dito sa kabila. Ito yung surprising guys. Kasi nga, kalahati ng maleta. Kalahati ng maleta yung. Ito. Tiling. Ito yung grocery store ko sa barko. Sobrang dami. Ayan.
follow yan guys, kung anong yung mga gusto nyong kainin sa barko, magdala na rin kayo. Pag may bakante pa yung maleta nyo, punuin nyo yung mga gusto nyong kainin sa barko. Meron dyan noodles, meron dyan mga sicherya na gusto ko, chocolate, mga maliliit na ganito, tapos ano pa, marami po ito, mga noodles. Basta marami dyan, mga juice. Bumili ako ng juice kasi minsan nanimiss ko yung juice. Ito yung Milo. Pag gusto nyo rin, kung mahilig kayo magkape, nako, pag magdala na kayo ng sarili yung kape. O, pero meron naman sa bako, pero yung mga favorite nyo na 3-in-1, magdala kayo ng... At syempre guys, huwag nyo kalimutan yung nail cutter. Oo. Kasi ako talaga, hindi ako nag-share ng nail cutter for hygiene na lang din po. Kasi mahirap na pag... pinahiram mo, eh, syempre, iba-iba tayo ang mga ano ng kuko natin. So, ayan naman po siya, guys. So, I think, napakita ko naman lahat sa inyo. So, ayun, guys. Yun na lang ata yun, yung mga pagkain, tapos yung mga hygiene kit. So, maliban dun, guys, if may laptop kayo, magbawon kayo ng maraming movie, kasi sa barko talagang wala kang magawa kundi manood ng movie, pumasyal sa kabina na kasama mo, doon ka manood. Pero mas maganda na meron ka talagang sayo guys, kasi minsan nga yung kaibigan mo, kasama mo sa barko, nagpapahinga, tapos nandun kayo, mapilitan siyang di makapagpahinga, diba? So, mahiya naman tayo guys, so, magbaon na kayo ng sarili nyong movie. Kung may laptop kayo, punuin nyo na. Marami namang nagbebenta sa Manila ngayon naman ganyan eh. Tapos, yung mga external niyo, anong pa bang meron? Yun yung ata yung laptop, tapos yung mga external drive niyo. Wala natin ito eh. O, kung ano lang gusto niyo yung talaga maaliw kayo sa barako. Tapos alam niyo ba guys, na plano ko pa magdala ng wheels, ng panglaro ng Need for Speed. Bili na talaga sana ako 6,000 kaso di ko alam kung magka siya dito sa maleta. Maganda tayo kasi pag wala kang ginawa iba na. At meron pa pala guys yung speaker sana. Bumili na talaga ako ng speaker. Yung Z, yung Logitech na Z333. Kasya naman siya dito guys. Kaso yung timbang ng maleta ko, grabe ang bigat. Alam niyo ba guys kung ilan yung ko ngayon? Yung timbang ng maleta ko nasa 41. Buti na lang pinatawad ako sa mabait ng mga Pilipina. Ewan ko bakit hindi nila ako dyan charge, pero okay na rin yun. So ayan yung guys, lahat guys, wala namang iba. Tapos huwag kayong magdala ng maraming pantalon, kahit dalawa lang. Kung mas maganda nga yung jogger pants. Alam nyo ba kung jogger pants? Kasi ang jogger pants is magaan lang po siya, di masyadong mabigat. So, mas ma-advise ko sa inyo yung jogger pants. And then, sunod is... wala na. I think yun lang lahat. Kung may nakalimutan man kayo guys, comment yun na lang sa baba. Mag-iwan ako ng comment section para sa mga kulang na hindi ko nabanggit. Para naman mabasa ng ating mga kasamahang bagong sampa. So, guys, maraming salamat sa panonood at if nagustuhan nyo ang video na ito, huwag nyo akong kalimutan i-follow ang aking channel by subscribing my channel guys, nasa baba po. Tapos pwede nyo rin i-follow ang aking Facebook page, Adrian Racho. Marami na rin yung likes guys, maraming followers. And then pwede nyo na rin akong i-follow sa Instagram. I'm_Adrian22. At sa personal Facebook ko rin, Champ Racho. Yun lang ata lahat ng social media accounts ko guys. So maraming salamat sa panonood and hope na meron kayong natutunan. So hanggang dito na lang guys. Salamat. Bye-bye.